aka Trendings, at muling nagbabalik sa aking channel. So, kumusta? Kumusta sa inyo lahat? Siyempre, lalo-lalo na mga baby linkers ko, which is yung mga avid subscribers ko. Siyempre talagang kayo yung kauna-unahan kong babatiin. At salamat po talaga sa patuloy na pagtaas ng aking subscribers at ang aking mga views na talagang walang hanggang pasasalamat sa inyo. I'm so very grateful and I'm so very thankful na talagang buo yung suporta ninyo sa sa pamamagitan ng pag-subscribe at sa pag-watch ng aking mga videos na ina-upload. So kung kayo po baguhan pa lang sa aking YouTube channel, ano pang inaantay nyo? Please click the notification bell at i-click nyo na rin po yung subscription button, yung magkatabi, yung subscribe, tsaka yung notification bell para meron po tayong in-touch sa isa't isa at mananotify din pa kayo ni YouTube if ever na may mga bago akong video na i-upload na katulad nito. So without further ado, magsimula na po tayo dahil medyo mahaba-haba po talaga tong topic na to. Okay, so this is all about pampaswerte. Actually, hindi naman siya pampaswerte. I-share ko po sa inyo yung mga base sa aking karanasan, base sa aking opinion, base sa aking pagiging feng shui. Hindi naman feng shui expert kasi mahilig ako sa malakas ang aking paniniwala sa mga pampaswerte, mga malas. At kung papansinin niyo po, karamihan ng mga videos ko na ina-upload ko ng mga pampaswerte, yung mga lucky charm talaga na dapat ilagay niyo to, ikapit niyo to, suotin niyo to para buenasin kayo or swertihin kayo. But ngayon, medyo opposite naman. Magbibigay ako sa inyo ng information just to share knowledge sa mga hindi pa nakakaalam na magbibigay ako. Syempre, nakita niyo na yung title at nakita niyo yung thumbnail. So, this is all about na top 13 na yung mga bagay-bagay na dapat alisin ninyo sa bahay ninyo dahil nagbibigay ito ng malas. So, ngayon medyo magfo-focus muna tayo sa mga bagay-bagay na nagbibigay ng kamalasan sa ating bahay. So, kailangan makinig po kayo ng mabuti at kailangan alisin nyo itong mga bagay-bagay na to kung kayo po isa man dito sa mga listahan na maibabanggit ko meron sa inyong bahay ay kailangan nyo talagang alisin dahil sa totoo lang, this is proven and tested na talagang nakakapag mabigat siya sa pakiramdam, mabigat siya sa bahay, in short, nakakapag-invite siya ng negative energy. Okay, but before I start my countdown, my top 13 na mga malas sa bagay na nagbibigay ng negative energy or kamalasan, make it sure lang po kung kayo po hindi naniniwala sa mga pampaswerte, sa mga ganitong pamahiin, or sa mga kasabihan ng mga matatanda, maaaring huwag nyo na itong panoorin itong video na to. But kung kayo po malakas ang paniniwala nyo, nakatulad ko na sa mga ganitong pamahiin, sa mga pinaghanong feng shui na kasabihan, mga paniniwala ng mga sinaunang tao, malamang para sa inyo talaga itong video na to. So, kailangan po talaga bago ako mag-start, you have to watch this video from start till the end. Okay, so sasabihin ko itong mga bagay-bagay na to, base to sa aking pagkaka-research, base to sa aking opinion at higit sa lahat, doon sa mga naging experience ko upon experiencing this at doon na rin po sa aking mga natutunan nung sa lola ko, sa nanay ko, alam niyo na, di ba? So, ngayon magsimula na po tayo, okay? Makinig po ng mabuti. So, meron po akong panotes para just to make it sure na wala akong makakalimutan sa mga sasabihin ko. So, itong top 13 na to ay random order, okay? So, makinig po ng mabuti. Ngayon, babanggitin ko dito yung mga top 13 na may pinakamalas or nagbibigay ng mga kamalasan ng mga bagay-bagay sa bahay na kailangan nyo talagang alisin at talagang itapon na kasi mabigat sa bahay, mabigat sa kalooban, as in nag-i-invite kayo ng negative energy. So, simulan na natin number 1, mga basag-basag na salamin or yung mga may lamat na salamin. So, alam naman natin ang ating mga bintana ay may mga salamin. Minsan ang ating dining table ay may mga salamin. Yung mga glass. So, kung kayo po may mga aquarium, salamin din po yun. Basta any kind of salamin or glass na may basag-basag na or may mga lamat. So, kailangan po natin alisin talaga yan kasi mabigat po yan sa ating kalooban, mabigat po yan sa ating environment. What I mean is nakakapag-invite siya ng negative energy, okay? Base po sa aking pagkakaalam, kapag ang dining table nyo may glass, di ba alam naman natin na
yung dining table, may mga ibang dining table na may mga glass, di ba? So, minsan may mga lamat yun, minsan may mga basag. Sabi daw ng mga kasabihan ng mga matatanda, at naniniwala ako dito, kapag ang dining table niya raw ay may glass at may lamat, or may mga basag na, may mga portion na may mga basag, eh, ano daw tawag yun, nakaka-financial loss. Ibig sabihin nun, parang mababigat yung pasok ng pera, kapos sa pagkain, kapos sa pang-pinansyal na pananalapi. Yun daw po yung ibig sabihin ng kapag may lamat daw yung glass ng inyong dining table. So, alam naman natin na yung iba sa inyo, baka yung mga dining table ninyo may mga glass, or yung mga iba talaga gawa sa glass. So, kung kayo po ay may mga lamat, kailangan itapon nyo na po yan. Huwag nyo na pong iremedyohan and naidikit. Kasi hindi po maganda talaga yan. Ako na nagsasabi sa inyo, okay? So ngayon, kung yung mga dingding, yung mga bintana niyo, syempre may mga glass yan, di ba? Kung may mga lamat din po yan, ang kasabihan niyo sa mga matatanda niya na naghihikayat kayo ng kamalasan na pumasok sa bahay ninyo. So kailangan prevent. So kung kayo po ay may mga lamat sa mga bintana or sa aquarium, huwag niyo nang dikitan, re-remedyohan niyo pa kung ano pang ididikit yung mga bull. Kasi kung ano ang mga pandikit dyan ang re-remedyohan nyo, wala pong magagawa yung pagre-remedyo nyo. Kasi sa totoo lang, ang lamat ay lamat na. Andyan na talaga yan. So, ang mabuti nyong gawin ay kailangan talagang itapon nyo na at palitan nyo na bago pa kayo lapitan ng malas. Kasi sa totoo lang, this is 100% legit na talagang nakakapagbigay siya ng hindi magandang aura o vibe sa inyong tahanan. In short, nag-a-attract siya ng malas. Okay, so tanggalin niyo po yan. Okay, so ngayon, number 2 naman po tayo. Mga sira-sirang muebles o furniture. So alam naman natin lahat tayo may mga furniture, mga sofa, mesa, rocking chair, yung mga TV rack, yung lagayan ng TV, at kung anik-anik pang mga aparador. So kung kayo po ay may mga sirang muebles, ay mga yung mga putol na yung paa, may mga crack na, may putol na yung mga ano ng mesa, so kailangan palitan nyo na rin po yan. Kasi hindi po base po sa feng shui at doon sa mga paniniwala ng mga sinaunang, alam naman natin sa Pilipinas, talaga yung mga matatanda noon, talaga may kanya-kanyang paniniwala. Ganun din po sa mga Chinese. So, base po ito sa aking opinion at sa aking paniniwala na yun nga po, kung kayo po ay may mga sira-sirang muebles na or mga furniture, mga aparador, sira na yung pintuan ng aparador nyo, sira na yung tukador ninyo, putol na yung tawag dito, yung armchair ng upuan nyo, basta kung ano po yung mga sira dyan, you have to throw it in outside of your house para hindi na kayo makapag-invite ng negative energy. Kasi sa totoo lang, yung mga ganyang mga sirang muebles, para sa aking paniniwala at base na rin po sa naging experience, nakakapag-invite po yan ng mga masasamang balita. Mga pag sinabing masasamang balita, yung mga halimbawa na hold up, natanggal sa trabaho, yung mga naaksidente, ganyan po yung mga, yan po yung mga ini-invite niyan kapag kayo po ay may mga sirang furniture, mga sirang mesa, sirang kama, mga butas-butas na yung mga kama niyo, labas yung mga spring, tapos yung lagayan niyo ng TV, sira na yung mga tungkod-tungkod. So kailangan, huwag niyo nang iremedyohan, huwag niyo nang palitan, kasi andyan pa rin yung lamat or yung pagkasira nun. So kailangan nyo talagang itapon yan hanggat maaari para yung malas talagang hindi na pumasok sa inyo at hindi na rin po kayo lapitan ng mga masasamang balita. Okay, so kasi pag sinabi mong negative energy at pag sinabi mong malas, yan po yung mga masasamang balita. Okay, katulad ng mga sampon ng mga kamalasan, may mga naaksidente, nagkasakit, mga pumanaw, natanggal sa trabaho, na-hold up. Yan po yung mga uri ng kamalasan. Siyempre, alam naman natin, sino ba may gusto niyan? So, in avoid, para maiwasan natin po yun, kailangan talaga natin alisin o itapon na yung mga sira-sirang muebles or furniture.
Okay, so pangatlo, mga lantang halaman at mga lantang dahon. So kung kayo po ay may mga indoor at outdoor plants, kung or para sa akin to ah, kahit syempre yung iba sa inyo may mga halaman sa loob ng bahay, may mga halaman sa labas ng bahay, okay? Whether it's indoor or outdoor, kung kayo po ay may mga lantang dahon, mga lantang halaman na naka-display, so pag sinabi kasing lanta, patay na, wala ng buhay, kulay brown, tapos lantay na siya, nakalawlaw ng ganon. So, maaari po itapon niya na po yan or gupitin ninyo kung saan po yung may portion na lantana at patay na talagang tuyot kasi nakakapag-invite po yan ng mga negative energy or should I say, hindi mag, parang yung progress ninyo, yung pag-asenso ninyo, eh, magiging stagnant. Imbis na umaangat kayo, umaasenso kayo, umaangat kayo. Hindi. Kapag meron kayo niya itong mga lantang halaman, yung mga patay na halaman, eh, talagang pinipigilan ninyo yung progress ninyo, yung pag-asenso ninyo. In short, in English, stagnant lang kayo. Hindi niyo mararamdaman yung ano. Kasi nga, yung mga patay na halaman, nakakapag-invite yan ng negative energy. So, imbis na nag-grow kayo, imbis na umaasenso yung buhay ninyo, since may mga alaga kayong mga patay na halaman na yung mga lanta na hindi nyo pati natapon, eh, mapipigilan yung pag-angat ninyo, yung pag-usbong, yung pag-up, yung pag-asenso ng kabuhayan ninyo. So, might as well, payo ko na rin sa inyo, base na rin po sa mahilig din ako sa halaman. Nanay ko mahilig sa halaman at base na rin po sa pagiging feng shui, na addict sa feng shui, eh, kailangan po talaga itapon ninyo. Kasi sa mga Chinese, ganun din po yan. Pag may mga lantang halaman, itapon nyo na or gupitin nyo yung portion para itapon ninyo para nang sa ganun, eh, yung growth, talagang tuloy-tuloy. In short, hindi kayo nakakapag-invite ng negative energy. Nang sa ganon, eh, yung pag-asenso sa buhay, yung growth, yung progress, eh, talagang tuloy-tuloy yung pag-angat. Siyempre, alam naman natin yung halaman. Pag tumutubo, talagang yumayabong, dumadami, tumataas. Ganon din po yung sa buhay natin. So, kailangan yung sa loob ng bahay natin, whether sa loob or sa labas ng bahay, kailangan yung mga itatanim yung halaman, mga buhay, hindi po yung mga plastic. Huwag po kayo ano sa mga plastic kasi hindi po nagbibigay ng kaswertihan yung mga plastic na halaman, yung mga plastic na prutas sa pan-display. Hindi rin po maganda yan ha. Kailangan po talaga yung itatanim natin sa bahay or yung i-display natin sa bahay ay yung mga pawang legit na halaman, yung mga buhay na halaman kasi nag-a-attract sila ng mga positive energy, lalong-lalo na ang mga yung espada, yung snake plant, yung welcome na halaman nyo, or yung ZZ plant, yung Chinese bamboo plant, ano pa ba, yung peace lily, so maraming mga pampaswerteng halaman, so kailangan nang talaga alam nyo po yung mga dapat nyo itanim or yung i-display sa bahay, okay? So ngayon, dumako na po tayo sa number 4, mga sira-sirang gripo. O yung mga may tulo, yung mga may tagas. Kung kayo po ay may mga sirang gripo, katulad yun, na-experience ko na yun sa totoo lang. Bukod po sa kamalasan din po yan. Number 1, imbis na nakakapag... number 1, what I mean is, tawag dito, imbis na kokonti yung bill ninyo, lalong tataas yung bill ninyo kasi nga dahil sa mga may tagas na mga gripo. At bukod pa doon sa pagiging mataas yung mga bill ninyo, alam niyo po ba ang sinisimbolize kapag ang gripe ninyo ay sira or may tagas? Ibig sabihin yan financial loss. Okay? So hanggat maaari, kung kayo po may mga sirang gripo, mga may tagas na gripo, mga butas na tubo, ayusin po ninyo yan kasi it will invite negative energy, especially to your financial aspect. So pag sinabing financial aspect, kaperahan, so ibig sabihin, magiging butas ang pananalapi ninyo, mahirap yung pasok ng pera, mahirap yung pag-angat ng pera, mahirap yung pag-iipon nyo, imbis na makakaipon kayo, laging labas, puro labas yung pera. Yun po yung sinisimbolize ng sirang gripo o yung sirang or may tagas na gripo or kay gripo pa yun o yung tubo, kailangan palitan nyo na agad, okay? So, malinaw po, financial loss kapag sinabi ninyong sirang gripo o yung mga may tagas. Okay, so number 5, mga sapot ng gagamba
Okay, so kung kayo po ay may mga sapot ng gagamba or yung mga dingding ninyo ay may mga sira, katulad po nito, ang aking kisame po ay may sira at mamaya ipapakita ko sa inyo, sandali lang po. So ayan po ang sample, number one yung kasasabi ko nga sa inyo yung sapot ng gagamba at itong mga may sira-sirang sa kisame, sa dingding, yan po isa po sa mga nakakapag-invite ng negative energy, yung mga may crack-crack, yung mga may lamat-lamat na dingding, yung mga mahaba. Katulad yan, ito sira na siya, nalaglag. So yan po, isa po din yan sa mga... Ayun nga po, isa din po yan sa mga nakakapagbigay ng mabigat sa inyong tahanan, okay, yung mga pinakita ko nga sa inyong mga sirang crack, at yung mga sapot ng gagamba or yung mga agyo, tanggalin nyo po yan lalong-lalo na sa kwarto kasi nga nagbibigay po ng kabigatan ng loob yan, lalo na sa kwarto ninyo ay may mga sapot kayo ng gagamba or agyo might as well. Walisin ninyo kasi nga ang kasabihan naman daw dyan, pag ang maraming sapot ng gagamba yun, may kinalaman yan sa health at sa mga, hindi naman financial loss, siguro more on health at sa mga masasamang balita, okay? So, para sa aking paniniwala, sakitin daw. Kapag yung mga taong or yung bahay ninyo puno ng sapot or agyo ng gagamba, at yung mga may crack-crack sa bahay, okay? So, kailangan, yung mga hindi maiiwasan may mga sira-sirang, may mga crack, yung may mga sira-sirang dingding, might as well tapalan niyo ng semento kasi hindi naman mapapalitan na 'yan, 'di ba? Syempre, nandiyan na 'yan na-create na 'yan kumbaga na carpenter na 'yan. Hindi na natin mapapalitan yung mga sirang may dingding. So might as well tapalan ng semento, pakinisin ulit, pakintabit at pinturahan para nang sa ganon hindi na tayo pasukan ng mga negative energy. At kung kayo po tinatamad maglinis, magtanggal ng mga sapot or agyo ng gagamba, pues kailangan niyo siyang tanggalin para nang sa ganon hindi po masacrifice niyo ang inyong health. Okay, kasi sa totoo lang, base din po sa experience ko, dati kasi hindi ako naniniwala dyan. Yung kwarto ko dati, ang daming sapot ng gagamba. Kaya napapansin ko, nagiging madalas yung pagiging sakitin ko. Okay? Tsaka yung mga masasamang mga bad news, madalas ko naaano yan. Okay? Kaya ngayon, itong kwarto ko, as in, I make it sure na wala talagang sapot or agyo ng gagamba. Okay? So, yun po. So, next, number 6, yung mga may tinik-tinik na halaman. So kung kayo po may mga alagang halaman, whether it's indoor or outdoor na may mga tinik, sa totoo lang, tanggalin niyo po yan. Ano ba? Ano-ano ba yung mga halamang may tinik? Para sa akin yung mga aloe vera, may mga tinik yan, mga cactus, especially yung mga may cactus, may mga tinik-tinik, huwag na po kayo mag-alaga ng ganyan. Kasi sa totoo lang, para sa akin, nagbibigay siya ng masamang impresyon, masamang pangitain. What I mean is, pag may mga tinik-tinik dyan, parang ang paniniwala ko dyan, prone kayo sa mga hindi pagkakaunawaan, prone kayo sa away, prone kayo sa financial loss, at sa mga masasamang balita. Yun po yung base sa aking opinion at higit sa lahat sa mga naging experience ko. Okay? So kung kayo po may mga alagang halaman, especially yung mga cactus, mga aloe vera, might as well itapon nyo na yan kasi wala pong, para sa akin, wala pong naidudulot, wala pong naidadalang positibong enerhiya yung mga ganyang halaman, bagkus ang ini-invite niyan, away. Yan ang mga ini-invite yung mga hindi pagkakasundo, financial loss, at yung stagnant, hindi pag-asenso sa buhay, okay? Lalo na yung mga cactus, kasi pag yung cactus, diba mga punggok lang yan, mga maliit lang, hindi yung umaangat, hindi yan lumalago. So parang ganun din po yan. Kung kayo po may mga alagang cactus na may mga tinik-tinik, ibig sabihin yan, yung progress ninyo sa buhay, yung pag-asenso nyo sa buhay, napakabagal. Kung hindi man mabagal, walang pag-asenso at hirap kayong makaipon ng pera. Okay. So, sana po malinaw. So, ngayon, pang-7, payong.
payong na nakabukas tapos naka-display sa bahay. Minsan alam naman natin yung mga pagbasa yung payong natin, binubuksan natin, tapos inaano natin sa loob ng bahay. Alam mo, sa totoo lang, malas din yan. Lalo na nung bata ako, pinapagalitan ako ng nanay ko kasi hindi po maganda ang payong na nakabukas tapos nakabalandra sa loob ng bahay kasi it will invite you problems. It means lang, kasi pag sinabi mong payong, pananggasa, ulan. Number one talagang papasok sa ano nyo, bakit na-create ang payong? Pananggasa, ulan. So, minsan kasi ang bagyo, ang ulan, initiate yan, parang inihahambing yan sa problema ng tao, di ba? Di ba yung iba sa nagsasabi, naku, binabagyo yung buhay ko, puro problema, puro bagyo na lang, di ba? Parang inihahambing yung bagyo sa problema. At yung payong, talagang ginawa siya para panangga sa problema. So, ibig sabihin, kapag may payong, nandiyan yung ulan. Diba? Pag sinabing payong, ibig sabihin, automatic, ulan. So, kapag yung payong nasa loob ng bahay at nakabukas siya, ibig sabihin, nasa loob yung payong, ibig sabihin, parang nag-i-invite kayo ng bagyo sa buhay ninyo. Yun po yung ibig sabihin niyo, parang nag-i-invite kayo ng problema sa buhay ninyo. Kasi nga, yun po nga yun po yung purpose ng payong, di ba? Para pananggalang sa ulan. Okay? So, ngayon, since nilagay niyo yung payong ninyo sa loob ng bahay ninyo at nakabukas, so, ibig sabihin yan, base sa paniniwala ko at sa mga feng shui, talagang nag-i-invite kayo ng problema. So, pag sinabing problema, yun yung mga negative energy at mga kamalasan, which is ayaw naman natin ng malas, ayaw natin ng problema. So might as well, kailangan itiklop nyo hanggat maaari. Itiklop ninyo, at kung basa-basa po yung payong ninyo, huwag nyo pong iaano sa indoor, sa loob ng bahay. Might as well sa labas ng bahay, doon nyo siya buksan, doon nyo siya i-display para matuyo. Huwag po sa loob ng bahay. Alam mo, guilty din ako dyan kasi minsan ginagawa ko din yan. Pero hanggat maaari, iniiwasan. Lalo na pag nakikita ng nanay ko, nagagalit talaga siya kasi hindi po maganda sa paningin, sa paniniwala, kasi nga, it will invite you problems kapag yung payong ninyo naka-display sa bahay, tapos nakabukas ng gano'n. Might as well isara ninyo, no? Yun lang po. Okay, so next, number 8, mga lumang kalendaryo. Okay, so alam naman natin tayo ay may mga lumang kalendaryo, mga noon pa, mga 2016, 2015 na kalendaryo, at ngayon nakatago pa rin. Alam mo, huwag nyo na pong itago yan, at kung kayo po ay lalo na kung may mga nakadisplay pa dyan, may mga lumang kalendaryo, huwag nyo na pong i-display, huwag nyo na rin po itago, idiretso nyo na sa basurahan yan. Kasi sa totoo lang, ano ba ang sinisimbolize kapag may mga lumang kalendaryo pa kayo, lalo na kung nakadisplay? Alam mo, mga ano na ngayon, 2020, pero may mga nakadisplay pa kayong kalendaryo, 2015, 2014, 2017, itapon nyo na po yan. Kasi sa totoo lang, ano po ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, pinipigilan ninyo, nakastagnant lang ninyo ang inyong growth, yung maaaring pag-angat sa buhay ninyo, yung paglago ng pera ninyo, talagang napipigilan. In short, stagnant. Kasi nga, yung lumang kalendaryo ninyo, it will remind your past, it will remind your struggle, it will remind yung mga nakaraan yung problema. So, ibig sabihin, nakapako lang kayo sa nakaraan, nakapako kayo sa mga dati yung problema. Ibig sabihin, very stagnant yung progress ng economy ninyo, ng kabuhayan ninyo. So, kailangan, kung kayo po ay may mga lumang kalendaryo, itapon nyo na yan. Huwag nyo na pong itago, please. Ako meron akong kalendaryo 2017, tinapon ko na talaga agad kasi sa totoo lang kasi mabigat sa pakiramdam ko sa totoo lang kasi parang hirap ako makaipon dati parang yung problema ko parang paulit-ulit, hindi na alam mo yung na-encounter ko na to, tapos after how many months, ito na naman, problema na naman, same thing at same problem na naman. So, yun po yung ini-invite ng lumang kalendaryo na yan, negative energy or stagnant growth. Hindi kayo magpo-progress, so kailangan itapon nyo na yung nakaraan, itapon nyo na yung mga lumang kalendaryo ninyo, okay? So, ngayon, number 9, mga litrato ng inyong mga kamag-anakan na pumanaw na naka-display pa rin sa inyong bahay, okay? So, alam mo, sa totoo lang, yung iba sa atin, alam naman natin may mahal tayo sa buhay, na sobrang pagmamahal,
pumanaw na sila at hanggang ngayon yung mga picture frame nila, yung mga picture nila ay nananatiling naka-display sa inyong, hindi sa inyong sala, sa inyong kwarto at kung saan pa man yan, alam nyo, yung mga taong pumanaw niyan, especially yung mga taong mga mahal niyo sa buhay, itago niyo yung picture nila. Huwag niyo i-display yung kasi patay na sila. Ibig sabihin na sa kabilang buhay na sila, might as well yung picture nila, ilagay nyo na lang sa photo album at kung namimiss nyo sila, buksan nyo na lang yung photo album nyo. Pero hindi ko mo mai-encourage sa inyo or mai-advise sa inyo na i-display nyo sa picture frame at ibalandra nyo sa bahay ninyo, yung lalong-lalo na sa sala or sa kwarto, yung mga taong or yung mga mahal nyo sa buhay na pumanaw na. Alam nyo ibig sabihin niya, nag-i-invite kayo ng sadness, nag-i-invite kayo ng hindi kayo makamove on, nandyan yung sagpighati, yung iyak, kalungkutan, yun po yung sinisimbolize niyan. Kung kayo po eh, may mga kamag-anak na pumanaw na or namatay na, at hanggang ngayon, naka-display pa rin sa inyong living room, sa naka-picture frame, yung picture nila, tanggalin nyo na po yan, kunin nyo yung picture, ilagay nyo sa photo album, at itago nyo, okay? Huwag nyo na pong i-display yung mga taong pumanaw na or mga namatay niya. Because again, it will invite you sadness, melancholy, depression, pag-iyak, kalungkutan, pain. Yun po yung mga sinisimbolize niyan, okay? So sana po malinaw, no. Ngayon number 10 na po tayo, mga sira-sirang relo o orasan. So alam naman natin, tayo ay lahat po ng mga may mga tahanan, eh may mga wall clock, may mga relo, wristwatch, any kind of watch. So alam naman natin ang mga relo, may mga salamin yan. So kung kayo po ay may mga lamat na salamin sa inyong relo, or meron po kayong mga relo na hindi na gumagana, or mga sirang relo na, palitan nyo na po yan, itapo nyo na po yan kung talagang hindi na mareremedyohan, lalo na kung ang relo nyo ay may mga crack, may mga lamat, may mga crack, itapo nyo na po yan kasi para sa akin, yung mga may lamat na relo or yung may mga sirang relo na hindi na gumagana, it will again, para lang siyang lumang kalendaryo, hindi po kayo magpo-progress, magiging stagnant lang po ang buhay ninyo, yung pag-angat ninyo maaantala, imbis na makakaipon kayo ng pera, hirap kayong makaipon hanggang halimbawa nag-iipon kayo ng pera, hanggang diyang level lang kayo, hindi nyo pa mahigitan yung mga naipon yung pera kasi nga stagnant, yun nga, pinipigilan ng sirang relo o yung kamalasan na mapaangat yung kabuhayan ninyo. Pag sinabang mapaangat yung kabuhayan ninyo, pagdami ng pera ninyo, napipigilan niya. So might as well, kung kayo po eh may mga hindi na gumaganang relo or mga sira ng relo or yung may mga crack, itapo nyo na yan kasi ang hatid niyan sa inyo, malas. Okay? Mga masasamang balita, mga pagkakasakit, at higit sa lahat, mabagal yung pag-angat ng inyong kabuhayan. Okay, so ngayon, number 11 na po tayo. Tatlo na lang ang natitira. Mga sira-sirang or basag-basag na mga platito o yung mga chinaware. Okay, alam naman natin, may mga tayong plato, platito, mangkok, baso. Ginagamit po natin yan sa hapagkainan kung tayo po ay kumakain. Ngayon, kung kayo po ay may mga basag-basag na pinggan, basag-basag na bangkok, basag-basag na baso, mga platito, mga may lamat, itapo nyo na po yan kasi alam nyo po ba ang sinisimbolize niya? Kakapusan sa pera, kakapusan sa pagkain, at higit sa lahat, pagkakahiwa-hiwalay ng, ibig sabihin, hindi pagkakasundo-sundo ng inyong mga mahal sa buhay. Yun po yung sinisimbolize ng mga basag-basag, yung mga may lamat, ng mga pinggan, plato, mangkok, any kind of chinaware or kitchenware na may mga basag-basag or may mga lamat-lamat, itapon nyo na po yan. Kasi again, ang ini-invite niyan ay kakapusan sa pagkain. In short, eh, hirap sa buhay. Pangalawa, financial loss. Number 3, pagkakawatak-watak ng pamilya. In short, madalas yung away sa loob ng bahay ninyo. So, kailangan
tabuin ninyo or itapon nyo na po yung mga pink. Huwag na po kayo manghinayang kasi mura lang naman yung mga, pwede naman kayo bumili ng mga made in China dyan na mura na po ang mga plato ngayon, mura na mga mangkok, mura na po mga baso. So huwag na po kayo manghinayang kung kayo may mga pinggan, mangkok, baso na may mga crack or lamat or basag na, huwag na kayong mag-atubili pa, itapon nyo na po yan para na rin po, hindi na rin po kayo makapag-invite ng mga negative energy katulad ng mga nabanggit ko. Okay? Ngayon, number 12 na po tayo, okay? Pinto ang pininturahan ng itim, okay? Ay, naku! Alam mo, totoo lang, bihira ako makakita nito, pero totoo to. Kung kayo po, may pintuan na itim, might as well, palitan nyo po yan, pinturahan nyo, at hanggat kung kayo po, may pupuntahang bahay na may pinturang itim, wag po ninyong pasukan yon hanggat maaari, iwasan na pumasok po kayo kung kayo po, may pupuntahang bagay or lugar, tapos nakita nyo yung pinto itim, oh my God, wag na po kayong tumuloy kasi kakapit po sa inyo negative energy kasi ang pintuang itim ay sinisimbolize niyan ay kamalasan, walang pag-angat, walang pag-asenso. Ang isa pang sinisimbolize niya, masasamang balita, okay? At hanggat maaari, ang pintuan ninyo sa bahay, kahit ano pang pintuan niyan, pintuan sa kwarto, pintuan sa living room, pintuan sa kusina, huwag nyo pong pipinturahan ng itim. Kasi hindi po kayo, nag-i-invite po kayo ng sakit, masasamang balita, financial loss, anything and everything. Okay? So, hindi po maganda. Might as well kung pipinturahan nyo yung bahay ninyo, ang suggest ko sa inyo yung mga colorful, like yellow, neon, mga pink, red. Lalo na po ang red kasi, red kasi it symbolizes lucky or prosperity. Huwag po yung black kasi ang black po ang sinisymbolize niyan ay paghihi, ano yun sa Tagalog? Yung pagluluksa, yun, yung pag, ano ba yung pagigi, ano yun, nakalimutan ko na, basta lungkot, pighati, ayun. Yun po yung sinisymbolize niyan, okay? So, wala pong maidudulot yung mga itim na pintuan. At kung kayo po ay may pupuntahan at mapasok kayo sa itim na pintuan, wag na lang po hanggat maaari kasi didikit sa inyo yung negative energy nyo at madadala nyo sa bahay ninyo. Totoo lang. So, at higit sa lahat, yung 13, ito bihira lang ko lang ito makikita to eh. Pero siguro yung iba sa inyo meron nito. Yung mga patay na hayop na pinireserve, yung mga ulo ng usa, yung ulo ng oso, tapos ginagawang pan-display sa bahay. So, yun po yung parang taxidermy. Yun po, isa din po yun sa mga nagbibigay ng hindi magandang aura sa bahay ninyo. So, pero yung iba sa inyo siguro meron nito. Kung kayo po may mga nakadisplay na ganon, yung mga taxidermy, yung mga namatay ng usa, namatay na hayop, namatay na wolf, namatay na oso, tapos pinreserve, tapos pinandidisplay nyo sa bahay ninyo, hindi po maganda yan kasi it will invite yung negative energy. Ang sinisimbolize yan, overall, sakit, financial loss, masasamang balita, pagbagal ng pag-unlad sa inyong kabuhayan. Yun po yung mga sinisimbolize niyan. Okay? So hanggat maaari, wag na po kayong bibili ng ganun, yung mga magdi-display ng mga patay-patay na hayop, tapos yung pinipreserve, yung taxidermy, tapos i-display nyo ng ganun. Wag po, hindi po maganda yun, sa totoo lang. Hindi ko ina-advise na, but might as well, mag-display na lang po kayo ng mga paintings, katulad ng, eto advice ko sa inyo yung mga paintings sa maraming prutas, bilog na prutas, yun po yung isa sa mga nakakapag-attract ng positive energy. Tapos isa pa, mag-display po din kayo ng mga paintings na yung mga paintings na yung mga magsasaka or mga litrato ng mga nagsasaka na nag-aani ng mga palay, isa po yan sa mga talagang nagbibigay ng swerte o nag-aanyaya ng mga positibong balita at positibong swerte. Yung mga ganyan. Tapos ano pa ba? Mag-display din po kayo ng mga waterfalls, mga paintings na waterfalls. Isa din po yan sa mga nakakapag-invite ng mga positibong enerhiya para po kayo pasukan ng mga magagandang balita. Tapos isa pa, yung mga paintings na may mga horse, particularly mga 8 horse,
Yan po yun, isa din po yan sa mga nakakapagbigay ng mga gandang, magagandang positibong enerhiya, lalo na kung i-display nyo to, yung mga 8 horses na nasa picture, nasa paintings, kung i-display nyo ito sa inyong business, kung kayo po ay may mga business, i-display nyo po yan at malaking tulong po yan. So yun lamang po, sana po talagang nakatulong ako sa inyo at nakapag-share ako sa inyo ng mga iba't ibang mga kamalasan ng mga bagay-bagay na talaga nagbibigay ng malas at negative energy sa inyong bahay. So sana po nakapag-impart ako sa inyo ng knowledge. At kung kayo man meron dito sa mga isa na to, sa mga bagay-bagay na to, might as well itapon nyo na po. Okay? So yun lamang po. Kung kayo po may mga comment or question, just feel free to comment down below at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. At sana po nagustuhan nyo itong video na to at please like and share this video para makapag-invite pa tayo ng good vibes at good information. Kung kayo po hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe me on my YouTube channel. It's Lincoln Aserio, aka Chandlings, till the next video. Sana po nagustuhan niyo itong video na to. Talagang pinaghirapan ko po talaga to, no? So yun naman po, bye!